What's up mga pare ko? Good morning sa inyong lahat. Eh nandito tayo sa hindi ko alam kung saan to. O part pa to ng San Rafael eh. So mag-glove sana ako. And kukunin ko sana yung glove sa compartment. Kalimutan ko may tali nga pala to. Nandito pala sa loob yung gloves ko. Problema nakatali na to. Pag tinanggal ko to para kunin lang yung gloves, wala na akong pantali. Whew! Bila namang uminit din. Aga-aga pa eh. So, araw ng Linggo. Alright. Kita nyo naman, kargado. Habal-habal gaming. So, wala. No choice. Wala tayong gloves. Biglang uminit kasi. Sabagay, maga pa kasi. Kaya medyo hindi ko expected na gagamit ako agad ng helmet. ng gloves ngayon. So, no choice, kundi walang gloves. Okay. I wait. Yung lock nung helmet ko, hindi nakalock. Oof. Alright. So nga pala mga pare ko, since naman nandito na rin tayo, kahit wala ako sa plano mag-vlog ngayon, CCTV mood lang sana. So meron nga pala akong gustong i-share sa inyo na apps na ginagamit ko sa cellphone ko, GPS. So kayo mga pare ko, ano ba mga ginagamit yung mga global positioning navigation app? So sa panahon natin ngayon, napakarami ng apps na pwede natin gamitin. Ngayon, Android, iOS, meron na eh. So share ko lang sa inyo yung ginagamit kong application para sa GPS na ginagamit ko. Siyempre offline siya. Hindi tayo gagamit ng gumagana lang pagka may data ka, siyempre. Hindi naman sa lahat ng panahon, meron kang ekstrang pang data. Paano kung mawalan ka ng pang data? Tsaka, hindi lang yon. Ang question doon, mapunta ka sa isang lugar na walang signal. Yun ang pinakamahirap. May data ka, may pwede kang gamitin GPS app pero data naman. Wala namang signal. Diba? Di wala rin. So, share ko sa inyo yung apps na ginagamit ko. Ginagamit ko na to since 2015 pa. Nung Manila days ko pa. Mga time na lagi akong nagdadrive sa Manila. So, wait. Papalit lang tayo ng cellphone kasi yung nakikita yung cellphone natin dito, personal number ko lang nakalagay dyan, walang mga apps. Siyempre, nakabukod yung yung personal number tsaka yung pang YouTube lang natin. Okay. Palit lang tayo ng cellphone. Right. Siyempre, ito nakalagay pagka bumabiyahe. Baka pag may tumawag, nakikita mo. So, diyan ka muna. Ito namang isa, YouTube purpose lang natin to mga pare ko. Right. So, buksan lang natin. So, yun nga ang ipapakita kong app sa inyo. Pangalan niya, Sygic. Yan. Buksan lang natin yung... Okay. Buksan nyo muna yung location niya, yung GPS mismo ng cellphone. Then, open nyo yung Sygic. So, yung Sygic mga pare ko, free lang naman siya. Free lang naman siya sa Android tsaka sa iOS. Kaya lang, yung premium niya, 7 days lang, mag-expired na pagka-install nyo. So, ang ginagawa ko mga pare ko, ini-install ko siya. Then, pag nag-expired na after 7 days, ang ginagawa ko, ina-install ko siya. Then, ini-install ko ulit. Pero pagka in-install niya siya ulit, syempre, i-clear data nyo muna para syempre mawala yung history nito. Yan, pagka-install ko, ini-install ko siya ulit. So, free lang naman siya. Kaya naman lang dito, one time mo lang ini-install yung
yung mismong mapa ng Pilipinas. So, try natin. Kay Baliwag, oh. Halimbawa to. Baliwag, 10 kilometers. Ultra mega, okay. Ultra mega Baliwag. Kagaya nga yung mga pare ko, wala akong data. Yan. Kita nyo naman, wala akong data. So, nagagamit talaga to ng offline. Full offline talaga to. So, get direction tayo. Yan. So, napakarami natin pwedeng gamitin. Pwede tayong gumamit ng Google Maps, ng Waze, ng TuGo. Eh, talagang... Ewan ko ba, mas nagagandahan ako dito. Then, mas accurate siya para sa akin, ha. Siyempre, presyon ko lang yun, mga pare ko. Sa Waze kasi, need mo talaga ng data. Sa Google Maps, parehas lang din. Although na may offline yung Google Maps, siyempre, da-download mo muna yung mapa niya. Pero, nag-i-expire din. Hindi kagaya nito. As long as nakasave na yung mapa, yun, okay na siya. So, yun, may nagsasalita rin, mga pare ko. Ito, nakikita niyo, mga pare ko. Kainaman lang din dito, kahit offline siya. Yan, nakasave na yung mga gasolinahan, yung mga susunod na gasolinahan. Kaya ito, Petron, merong mas malapit sa ating gasolinahan dito, Petron, 7.1 kilometers. So, yun mga pare ko, tsaka meron din siyang yung digital speedometer na GPS speedometer. Yan. Gagawin nga natin yan, i-compare natin yung dalawang speedometer nitong GPS at tsaka itong speedometer nitong Sibitoy. So, napapansin nyo rin pala, magpapagas nga ako, di na ako nakapagpagas dahil dun sa nakatali nga yung nakatali nga yung mineral water doon sa upuan. Ayan, pero may one bar pa naman, naabot pa yan. Kabisado ko na yung motor ko na to. So, yun mga pare ko. Screen record natin. Okay. Ayan. Naka-screen recording na siya. Okay, let's go. So, tignan natin. Yan. Bali, 20. Gawin natin 25. 25 kay Bitoy. Ay. Mali. Bali. So, gawin. Okay. Eh, dito tayo sa diretso yung daan. Para naman. Dami na nagbabike, ah. May baby pa. Nakakatakot naman. So, gawin natin 40 kay Bitoy. Yan. Yan, 40. Oops! Ba yan? Okay, 40. 40 kay Bitoy. Nakikita nyo, 38 naman kay GPS. So, pansin ko nga, pagka GPS and then yung actual na speedometer ng mga motor, kahit kanino, kahit marami na rin ako nakita ng mga video, na nag-GPS at then speedometer test lamang talaga yung actual talagang speedometer compare kay GPS. So ganun nga siguro talaga. So po, yun, 40, 41 ako kay Bitoy. Yan, 36 naman 36 naman kay GPS. So di ko alam kung sino yung totoo. Di natin alam kung sino yung totoo sa dalawa na yan. Pero para sa akin lang, medyo mas totoo yung kay GPS. Kasi syempre, from outer space yan. From satellite na yan mismo eh. So, di lang din natin alam. Pero, mas accurate to para sa akin itong GPS. Kasi, kahit magpalit ka pa ng gulong, kahit ano pang palitan mo, magpalit ka ng rim set. So, ito kasi hindi nagba... ang i-reading talaga sa'yo ng GPS via satellite ay accurate talaga. Accurate. Compared dito sa... Kasi yung actual, may pagbabago pa to eh. Magpalit ka nga ng gulong, magbabago na yan eh. So yun mga pare ko,
Pinakikita ko sa inyo yung apps na ginagamit ko na Sygic. So, hindi ito promotional, ha. Sineshare ko lang sa inyo yung apps na to na since 2015 ko pa ginagamit. Nagagandahan talaga ako sa apps na to. Full offline talaga siya. Kahit wala kang data, kahit di mo buksan, o kahit walang SIM yung cellphone mo, gagana to. Basta mga pare ko, alam mo, na-install niya na, in-open nyo. Magpapapap naman siya na need mo nga i-download yung mapa ng Pilipinas. So yun, pagka na-install mo na yung mapa, yun, fully offline na siya. Kaso nga, meron lang siyang free trial na 7 days. Kailangan mo siya bilhin ng, magkano na nga, yung buong to na wala na expiration, pag binili mo talaga sa Play Store and iOS, alam ko nagkakahalaga din yata ng 290 pesos, lahat-lahat. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, ginagamit ko to, free trial lang. Pag natapos yung free trial ng full premium niya, kasi full premium to pagka in-install nyo eh. After ng expiration, ina-install ko na siya mga pare ko. Then, ini-install ko ulit. So, ganun lang ginagawa ko. Kaya yun, nagagamit ko pa rin talaga siya ng maganda, ng matino. Kaya naman nga lang din talaga, offline siya. So, nagamit ko na rin siya sa mga tipong wala talagang signal dun sa amin, sa may Tinggalan Aurora. Nagamit ko na siya nang wala talagang signal. Ayun, takbo tayo ng 60. O, 54 naman kay GPS. So, mas naniniwala talaga ako kay GPS. Alright. So, try lang natin mag top speed kay GPS pag may pagkakataon. Kaso, wala na magandang kalsada rito eh. So, try lang natin yung pinakamataas yung makukuha natin, mga pare ko. Yan, try natin sa bypass. Ay, screen record naman yan eh. Kasi malamang sa malamang, maka 100 ako dito nyan sa actual na speedometer ni Bitoy. Hindi ako makaka-100 sa GPS. So, try lang natin. Pagka medyo maluwag, so dapat diretso na ako eh. So, dito lang muna tayo sa bypass. Alright. Yan, try natin dito, maluwag. Alright. Oh, 90 na sa actual. 80 naman sa 81, 82. So, yun mga pare ko, 97 na sa actual, oh, 97. Pero 86 lang sa GPS. Okay, tama na yan, mga pare ko. Balik na tayo, baka mapalayo pa. Alright. So, makikita nyo nga, layo ng diferensya nila. 97 na sa actual na speedometer ni Bitoy. 86 lang sa kwan. Sa GPS. So, isang shot ulit. Pabalik. O yan, 60. 55 naman dito sa GPS. Yun, 90 sa actual. 82 naman dito sa GPS. Ang layo. Yun, 100 na mga pare ko, 100. 89 naman dito sa GPS. Woo! Ayan o, 100 o. 90. Woo, layo.
Siyempre, kargado pa si Bitoy nun, ha? Kargado pa siya ng kung ano-anong makalakalagay dito. So, ayun mga pare ko, nakikita nyo nga. Simpleng-simple lang kunin ni Bitoy yung 100 dito. Kahit mabigat pa yung mga daladala ko ngayon. Marami pang laman yung top box ko. And then yun nga, may mineral tayong daladala rito, isang box. So, saglit na saglit niya lang yung 100 sa actual. So, makikita nyo rin na kahit 100 na nga sa actual na speedometer ni Bitoy, kanina, ano ba yun, 92 lang, 92 dito. Layo nila, layo ng diferensya talaga. Daming balat. Ngayon ko lang din nagawa to, ngayon ko lang din to na-try na i-compare nga yung actual speedometer natin at saka yung GPS. So, sa nakikita ko, mas actual talaga yung GPS. Eh, 60, 53 naman dito kay GPS. Layo rin talaga ng diferensya. So, ayun mga pare ko, dito na lang yung video muna natin. Eh, pasensya na rin kayo kung puro ganito lang yung mga content natin ngayon. Kasi nga, wala tayong mga content eh. Gusto man natin mag-repair ngayon, mas marami pa rin yung sarado. So, wala rin tayong nabibilan ng kung ano nung mga parts. So, mga pare ko, maraming salamat sa panonood at yun. Kita-kita na lang tayo sa susunod. And ingat-ingat lang tayo. Alright. Ingat-ingat lang.